Simulan natin ang pagbabalita sa hagupit ng bagyong Jolina sa Luzon. Hindi man direktang dumaan, ramdam din sa Metro Manila at Laguna ang malakas at magdamag na pag-ulan dahil sa bagyo. Narito ang report. Nagngangalit na hangin at matinding buhos ng ulan. Ito ang bumungad sa mga Tagalobo, Batangas nang maglandfall ang bagyong Jolina kaninang umaga. Pinasok ng baha ang mga bahay, kaya ang ilang residente pilit isinalba ang mga gamit. Lagpas bewang naman ang baha sa San Isidro, Batangas dahil sa pag-ulan. Ang jeep na ito, kalahati na ang lubog sa baha. Sa Pandayan, Batangas City, rumaraga sana ang tubig sa Tibig River. Baka maaari nyo pong i-share ang live na to. Kailangan lamang po talaga ng tulong. Awa nyo na po, may tao po sa loob ng kotse. Nakuna naman ang residenteng ito ang pagkatrap ng sakay ng pulang kotse sa gitna ng rumaragas ang baha sa Agoncillo, Batangas. Ang gasolinahan naman ito sa Lipa, Batangas, tumiklop na ang bubong dahil sa malakas na hangin. Sabi ni Batangas Vice Governor Mark Leviste, lubos na naapektuhan ang hagupit ni Bagyong Jolina ang eastern part ng probinsya. Isa na rin daw ang naitalang namatay. We have yet to fully account the number of centers and the number of families and individuals who have evacuated areas or places to seek higher and safer ground. Nawasak naman ng baha ang spillway na ito sa San Francisco, Quezon. Kaya ang ilang taga roon, pahirapan sa pagtawid sa ilog na malakas din ang ragasa. Umapaw naman ang ilog na ito sa Santa Cruz, Laguna. Kaya ang mga motorista na stranded dahil hindi na makadaan ang kalsada. Kita rin sa video ang paghampas ng malalaking alon sa Laguna, Debay. Sapilitan na rin inilika sa mga residente. Inuna po namin mga bata po, kasi talagang bahay po nila ay sobrang lakas na po ng alon. Hindi man direktang dinaanan ng bagyo ang Metro Manila, nagdulot pa rin ang pagbaha sa maraming lungsod. Sa Quezon City, may mga sasakyang pinagtulungan na lang itulak dahil tumirik sa gitna ng baha. Meron ding hinatak na lang ng truck. Gutter deep na baha naman ang baha sa A. Bonifacio, Caloocan, at sa ilang kalsada sa Malabon dahil sa magdamag na pag-ulan. Mukha ng balita, Julie Baiza.